Ang tanong mo is may asawa kang yung boyfriend mo nagpakasal ka. So ibig sabihin asawa mo na yon. Opo. So may Ay, asawa ngayon ka. hindi na po kami mag... Bali, hindi na, never po talaga kami nagsama. Matagal na rin kami hiwalay. Kasi nagkaroon po siya ng iba sa Bahrain. Okay. Tapos Yun po. Ang gusto ko pong mangyari is magpa-anal po kami. Eh, kinokontak ko po siya. yung boyfriend mo or yung naging asawa mo, Pilipino ba yon? So, Pilipino Pilipino, po. saan kayo nagpakasal? Sa Pinas po. Sa Pilipinas. Opo, sa Muntinlupa. So, may anak kayo? Wala po. Wala po kaming kahit ano kasi after marriage po, bumalik, kinabukasan bumalik na po ako ng So, na Japan. naging lawyer ako ng nanay mo, di ba? Opo. So, ito lang gagawin natin kasi annulment yung sa'yo. Di ba yung asawa mo Pilipino naman, you are in Japan right now. Opo. So, itawagan mo yung kamag-anak mo sa Pilipinas, ipahanda mo muna yung marriage contract mo, Opo. and kung may anak kayo, birth certificate ng anak. Okay, kung Wala, mayroon. wala po kaming anak eh, kasi hindi po Okay, talaga okay, kami okay. nagkakasama. Second na gagawin mo, gagawa ka ng marital history. Isulat mo in English o in Tagalog, paano kayo nakakilala ng buhay ninyong Opo. mag-asawa, then paano kayo nagkahiwalay in chronological order. Okay? Opo. Then, so, kailangan nyo i-email sa akin yan para malaman ko kung ano yung grounds natin na i-file for your case. Opo. So, yun muna ang unang gagawin natin. Pag Opo. na-kompleto na yan, ipadala mo sa law office ko. Tawag ka lang yung number na na-contact mo ngayon. Okay Kunin mo po. yung law office address ko, then i-send mo yung mga sinasabi ko. Then I'll study your case first. Then give me 2 days. Call me after 2 days. Then mag-usap tayo what Okay would be po. the good case. Ano yung possible grounds ng kaso mo. Okay? Okay po. Okay, thank you. Bye-bye, Miss Cindy. Okay Bye-bye. po. Okay. Kano na ano? Kano nasaw? Oh, yes, Kano naso. Anong problema natin, Mr. Kano naso? Oh, yes. Hello, Mr. Kano naso. Hindi kita marinig, Miss Kano naso. I-unmute niyo yung ano mo. I cannot hear you. Sir, good Oh, yes. morning. Oh, may near your location. Sir, nandito ako ngayon sa Santa Mesa, sir. Oh, Santa Santa Mesa, Manila. Mesa, kapitbahay pala kita. Anong problema Oh. natin? So, probably, sir, taga El Nido ako, sir, eh. El Nido, Palawan. Yes, Tama? sir. Yes, sir. Yes, Oh, sir. anong problema natin? Sir, yung about sa lupa, sir. Oh, bakit? Ano nangyayari sa lupa mo? Kasi, sir, yung lupa na yun, sir, sa parents ko, sir. Okay, tapos? Malititulado talaga yun, sir. Titulado. Titulado. Sana, yung nanay mo, tatay mo, buhay pa yon, nandito sa Pilipinas? Yes, sir. Bali, yung Tapos, mother ko na lang po yung buhay. Yung tatay ko namatay na po. okay, so titulado, saan yung property ngayon? Sa El Nido, Bulac, Sa El Nido Palawan. po. El Nido, Palawan po. Ilang size? Anong size ng property niyo po? Bali, umabot lang siya ng ano, sir, ng 2,000, mga something, 2,800 2,800. square meter. Okay, so title yan, may tax declaration. So, is it an Complete. agricultural, commercial, industrial? Anong klaseng property yun? Bali, ano lang, sir, yung sa bahay lang sa sir, yung tatayuan ng bahay, parang ganun. So, residential. May yung description ng property is agricultural property. Eh, agricultural, parang di yung, ano ba yun, sir? Hindi ko na, ano? Parang So, sa ano yung pangalan niya, problema? sir. So, anong problema natin? Anong problema Kasi, doon? sir, nagpatay ako ng bahay, Okay. ganito. Kasi may bagong ano yata yung memo ngayon, ano, sir, yung DNR. Oh, so Yung abat yung part ng mangrove siya. mangrove. So ibig Oh. sabihin walang titulo yung property ninyo, baka timberland yan. Hindi, sir. Titula talaga, sir. Kasi matagal na So itong binabayaran namin ng tax, sir. Eh. Over di, 30 iba yung years na tax yata. declaration, iba yung title ng property. So yung title ng property. Ano kasi, sir? Ganito. Talagang titulado siya, sir. Titulado siya, Gano'n sir. ka? Title yan Yes, sir. ha? Promise, sir. Kasi, sir, Oh. So, anong inano po problema? nato sa DNR eh. Kasi, sir, ganito, sir. So, anong Yung problema? nagpatayo ako ng nagpatayo ako ng bahay. Okay. Kasi hindi ko kasi kinuha ng ano yung kumbaga ano sir eh, ng tawag dito yung bahay na yun kasi sir, inamat-amat ko lang sana sir kasi siman ako sir eh. Oh, okay. So, yung pagtayo ko ng 2013 yata, mga 2000, 2014, ganon. So,
Pusti pa lang yung pinatayo ko. Okay, so ano problema? Kasi sir, inabot ng ano sir, ng marine protected area. Oh, so ibig sabihin, hindi nga title yung property niyo. Marine protected area yan. Baka sa public land yan. Hindi sir, talagang titulado sir. Kasi hanggang ngayon, nagbabayad kami. So ang gagawin natin, ito na lang ha. Kunin mo muna ang documents ng property na yan, kahit photocopy lang, and ipa-email sa secretary ko, I need to study first your property kung ano bang hawak yan. Then para mapag-aralan natin anong dapat natin gawin sa kaso mo. Then, ano bang problema mo sa property mo? Kasi sir, nagate nga sa ano sir, ng ano, marine protected area. So, may order ba ang DNR na naging park? Wala naman sir, order sir. Kaso lang yung mga, maraming nakitira doon sa side namin na pinatira namin. Kaso lang ang daming log store sir eh. Pero yung ano yung kasi, yung ilalapit ko lang sa sir, na sana gusto ko matapos yung bahay ko within 2 years from now. Ani, kumuha, may nung nag-build ka ng property mo, may approval na ba yan? May building permit ba yan? Wala sir, kasi maliit lang naman sir eh. Yung maliit, lang naman, sir. Hindi ka kumuha ng building permit? Hindi po sir. So tayo ka na lang tayo diyan. Oo, kasi isa ano naman po ako sir na ano ako na yung lupa na yun sa amin eh. Okay, do sa inyo may kung tayo ka ng bahay kasi kailangan ng building permit. So o, yun lang ako, yun lang yung pagkakaano ko talaga sir. Ano gagawin natin para matulungan kita? Picturean mo muna yung bahay mo. I need to see the property. Second, ibigay mo ang copy ng tax declaration and title ng property. I-email mo sa akin, then mag-usap tayo ulit ha, kasi mas maganda, malinaw yung mag-usapan natin. Okay? O, sige sir. Ngayon, okay, sir. Thank you. Ngayon. Bye-bye. Okay sir, thank you sir. Bye. Bye-bye sir, bye-bye. By the way, sa lahat ng mga followers natin, I will be back in maybe this afternoon kasi po may mga bisita po tayo ngayon. I'd love to give you free legal advice but unfortunately, dami po nakapila dito so I need to entertain yung mga bisita po natin sa law office. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 209-6203. I repeat po, 209-6203 and mobile number natin. Pwede kayo mag-text o tumawag sa 0917-329-5353 or sa 0932-885-6203. Please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you.